Hey, buksan po natin ang ating Bible sa John chapter 3. Ito po ay napaka-familiar verse at ito rin po yung isa sa mga controversial na pinag-uusapan sa ngayon. Sa John chapter 3, basahin po natin verses 1 hanggang 7. Ando na po kayo? Okay, sa John chapter 3, verse 1. Ang sabi po ng Bible, "There was a man of Pharisees named Nicodemus, a ruler of the Jew. He came to Jesus by night and said unto him, Rabbi, we know that thou art a teacher came from God, for no man can do this miracle that thou doest except God be with him. Jesus answered and said, Verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God." Sa verse 4, ang sabi ni Nicodemus, "How can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born?" Sa verse 5, ang sabi po ng Bible, Jesus answered, "Verily, verily, I say unto thee, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. That which is born of the Spirit, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is spirit." Sa verse 7, ang sabi po ng Bible, "Marvel not that I say unto thee, ye must be born again." Ito po ang isang bagay na nais ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung tayo po ay maboborn again. Kasi pagka dumating ang sitwasyon ng tao ay maboborn again, ito na yung pagkakataon na tayo ay pupunta sa langit. Pero pag-aralan po natin, isa-isahin po natin to. Sa verse 1, ang sabi po ng Bible, "There was a man of Pharisees named Nicodemus." Sino ba itong si Nicodemus? Si Nicodemus po ang sabi ng Biblia, a ruler of the Jews. Siya po ay isang religious leader who believed in Jesus Christ. Naniniwala po ako na si Nicodemus po ay na-convert nung pinuntahan niya ang Panginoong Jesucristo. At ang isa pang katangian ni Nicodemus, he is a member of a powerful council. Ano yung council na kung saan member si Nicodemus? Ang tawag po rito ay Sanhedrin. Ano ba itong Sanhedrin? Isang kalipunan ng 32 mga hukom na hinirang sa bawat syudad ng Israel. Yun po ang Sanhedrin. At dito po, member si Nicodemus at ang kanila pong member, ito po yung kadalasang tumutuligsa sa mga turo ng Panginoong Jesucristo. At sa bawat pagtuligsa nila sa turo ng Panginoong Jesucristo, alam natin at mababasa rin natin sa Bible na lahat sila ay palaging binablangka ng Panginoong Jesucristo kasi Panginoong Jesucristo ang may alam ng lahat ng bagay. At ang sabi rito, si Nicodemus, he joined with Joseph Arimathea in burying Jesus Christ. Kaya naniniwala ko na si Nicodemus ay saved. Ang sabi po ng Bible sa John chapter 19, verse 39 hanggang 40, "And there came also Nicodemus, which at the first came to Jesus by night and brought a mixture of myrrh and aloes, about 100 pound weight." Nung namatay ang Panginoong Jesucristo, isa siya sa mga tumulong para ito'y malibing. Kaya nga ang sabi rito, "Then took they the body of Jesus and wrapped in a linen clothes with the spices as the manner of the Jews is to bury." Isa po si Nicodemus sa mga naglibing sa Panginoong Jesucristo. At ang sabi rito, he came to Jesus by night. Kaya nga, ang isa sa mga bagay na palaisipan, maging sa akin, yung pinag-aaralan ko, bakit sa gabi nagpunta si Nicodemus sa Panginoong Jesucristo? Si Nicodemus po, bukod sa member ng powerful council, isa po siyang religious leader, at kung pupunta siya sa Panginoong Jesucristo ng maraming makakakita, hindi po katanggap-tanggap sa kanya yon nung siya mismo ay pupulaan ng mga tao.
para bang ang dating eh pumunta sa Panginoong Hesukristo para lang alamin kung ano ang mga bagay na itinuturo ng Panginoong Hesukristo. Bangamat alam niya na kung ano ang mga bagay na itinuturo ng Panginoong Hesukristo, parang andun lang siya, parang deep penetration agent. Parang ganun lang ang dating. Pero ang isang bagay na napakaganda sa ginawa ng Panginoong Hesukristo, bagamat ganun ang plano ni Nicodemus, siya po ay na-convert sa katuruan ng Panginoong Hesukristo. At ang sabi rito, alam mismo ni Nicodemus na ang Panginoong Hesukristo at maging ang kanyang katuruan ay galing sa Diyos. At ang sabi po ng Panginoong Hesukristo sa verse 3, verily, verily, I say unto thee, except a man be born again, he cannot see the kingdom of God. Para bang ang dating iba ang gustong mangyari ni Nicodemus, pero ang sagot ng Panginoong Hesukristo, dinadala siya kung saan siya ay maliligtas. Ganyan po ka soul winner ang Panginoong Hesukristo. Kaya pagka makakausap mo ang Panginoong Hesukristo, napaka-imposible na hindi ka maliligtas. Ano po ang isang bagay na makikita natin dito sa verse 3? Dito po sa verse 3, makikita natin dito, birth of a new spirit. Kaya nga po ang sabi rito sa Ezekiel chapter 36, verse 26, a new heart also will I give you, and a new spirit will I put within you, and I will take away the stony heart out of your flesh, and I will give you an heart of flesh. Ibig pong sabihin, likas na sa mga Jews, sa mga Israelites, ang matitigas ang ulo. Kaya nga, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, bibigyan kita ng puso na pagka sinabing flesh, malambot, upang ang lahat ng mga bagay na kanyang itinuturo ay kanya pong matatanggap. Ganyan po kagaling magturo ang Panginoong Hesukristo. At ang sabi sa verse 4, how can a man be born when he is old? Can he enter the second time into his mother's womb and be born? Siya nga naman, kahit kayo, pwede rin kayong magtaka. Paano nga naman ipapanganak na muli ang isang tao kung siya ay malaki na? Sa sitwasyon ni Nicodemus, bagamat siya ay religious leader, maraming alam sa Bible, andun pa rin makikita yung kanyang pagiging spiritual ignorance. Hindi niya alam yon. Kaya nga po, sa ganung katuruan, takang-taka siya, pero inulit-ulit ng Panginoong Hesukristo. Sa verse 5, ang sabi ng Panginoong Hesukristo, except a man be born of water and of the Spirit, he cannot enter into the kingdom of God. Sa verse 3, ang sabi, you cannot see the kingdom of God. Sa verse 5, you cannot enter into the kingdom of God. Ano pong ibig sabihin nito? Ang ibig lang pong sabihin nito, sa verse 5, birth of a divine origin. Yung pagiging born again natin, sa Diyos po nang galing yun. Ano sinasabi ng Bible sa John chapter 1 verse 13? Which were born not of blood, nor of the will of the flesh, nor of the will of man, but of God. Kaya lahat ng maboborn again, ito po lahat ay kalooban ng Diyos. Kaya nga po, napakaganda na maunawaan natin ang mga bagay na ito. Kasi isa itong John chapter 3, kasi ang salitang born again, talamak na po sa atin. May hawak lang na Bible, ang sasabihin ng mga ibang taong nakakakilala sa iyo, born again ka na rin pala. Dapat maunawaan natin kung papaano tayo naging born. Kaya nga, ang sabi sa Bible, sa verse 6, that which is born of the flesh is flesh, and that which is born of the Spirit is Spirit. Simple lamang po ang ibig sabihin nito. It could be the contrast between physical birth, yung water, at spiritual birth, yung Spirit. Kaya nga po, dapat yun ang makikita natin. Pagka sinabing born again, bakit ka nga pala naging born again? Born of the Spirit. Yun po ang ibig sabihin nito. Kaya dito sa verse 7,
Simpleng-simple lang ang sinabi ng Panginoong Jesucristo, pero mabigat. Marvel not that I say unto thee, you must be born again. Hindi yung must po roon, hindi ed must. Yung must doon, M-U-S-T, kailangan-kailangan na ang tao ay ipanganak na muli. Ano po ang dahilan bakit kailangan-kailangan na ang tao ay muling ipanganak sa kalooban ng Diyos? Number one, ayaw ng Diyos na ang tao ay makaka-experience ng second death. Kung mauunawaan po natin kung anong ibig sabihin ng second death, palagay ko po, walang gustong mangyari sa bawat isa atin to. Tingnan po natin ang Bible sa Revelation chapter 21. Revelation chapter 21 verse 8. Sabi po ng Bible, but the fearful and unbelieving and the abominable and murderers and warmongers and sorcerers and idolaters and all liars. Isa-isahin po natin to. Sabi, but the fearful. Hindi po ibig sabihin na ikaw ay matapang, exempted ka na. Ang fearful na tinutukoy dito ng Biblia, yung ikaw ay takot gawin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa buhay mo. Alam naman po natin kung ano ang kalooban ng Diyos para sa lahat sa atin. Ang kalooban po ng Diyos, yung tao ay maligtas. And unbelieving, ano ba yung unbelieving? Yung ikaw ay hindi mananampalataya. Ako'y nagpapasalamat. Sana lahat dito sa lugar na ito ay mananampalataya. And the abominable. Ang abominable po rito, yung ikaw ay gumagawa ng kasuklam-suklam sa harapan ng Diyos. Kung wala pong ganyan dito, check. Ibig sabihin, hindi tayo kasama rito, sinasabi ng Biblia. And murderers. Mamamatay tao. Sino ba rito ang mamamatay tao? Ako po, ang kaya ko lang pong aminin sa inyo. Mamamatay din po ako. Kaya yung manok pagka kinakatay namin. Hanggang doon lang po kaya kong gawin. Kung wala rito, check and warmongers. Alam ba ninyo kung ano ibig sabihin ng warmongers? Sa salita natin, yung siguro nakaagin na kayo ng salitang kaladkarin. Ganun din po. Mababae, malalaki. Applicable doon. And sorcerer, siguro wala naman dito mangkukulam, ano? And idolaters, ang ibig sabihin po ng idolaters, yung inuuna mo ang isang bagay na maliban sa Diyos. Pagka-araw ng Linggo, ano ba ang itinuturo sa atin ng pastor? Sunday is for the Lord. Kung totoo yan noon, hanggang ngayon, totoo pa rin yan. Kung lahat tayo ay hindi kasama doon sa mga naunang nabanggit na kasalanan, dito sa panghuli, ang sabi ng Bible, at dito lang gumamit ng salitang all ang Biblia. And all liars. Isang tanong lang po. Sino po sa atin dito ang hindi sinungaling? Ibig sabihin, nung sinabi ng Biblia ang all liars, tayong lahat po kinakausap ng Diyos. Ang sabi ng Bible sa lahat ng mga sinungaling, shall have their part in the lakes which burneth with fire and brimstone, which is the second death. Ikalawang kamatayan. At sa Bible, pagka pinag-usapan natin ang salitang kamatayan, simple lang po ibig sabihin nito, pagkahiwalay. Ikalawang pagkahiwalay. Saan dadalihin ng Diyos yung mapapahiwalay sa Kanya? Sinabi na po dyan, their part in the lakes with burnet with fire and brimstone, which is the second death. Impyerno po yun. Walang sino mang tao ang gusto niyang pupuntahan, impyerno. Isang bagay lang po ang totoo. Kung tayo bilang tao na alam natin na tayo ay makasalanan sa harapan ng Diyos, ayaw natin na tayo ay pupunta sa impyerno. Higit lalo ang Diyos na ayaw ng Diyos na ang tao ay pupunta sa impyerno. Napakasimple lang po ng dahilan kung bakit ayaw ng Diyos. Mahal tayo ng Diyos. Ganun lang po kasimple. Ang sabi rito, God's judgment is finished. Tapos ng judgment ng Panginoon sa lahat ng makasalanan. Paano po nangyari yun? Ay buhay pa tayo. Ang sabi po ng Bible sa John chapter 1,
John chapter 1 verse 18. Sabi po, he that believeth on me is not condemned, but he that believeth not is condemned already. May hatol na po sa atin ang Diyos dahil tayo ay makasalanan. Ano ang hatol ng Diyos? Ang hatol po ng Diyos, impyerno. Kaya nga po ang sabi ng Bible sa John chapter, Revelations chapter 20. Revelations chapter 20, verse 14. And death and hell were cast into the lake of fire. Death and hell will cast into the lake of fire. Ang sabi po rito, this is the second death. Ito ang ikalawang kamatayan. Ang unang kamatayan po, yung physical death, nang ibig sabihin, yung tao ay mamatay. Ang tanong, bakit kaya mamamatay ang tao? Pagka humiwalay sa ating katawan, ang ating kaluluwa, patay na po tayo noon. Physical death po ang tawag doon. Pero ang tinutukoy na ang pinag-aaralan natin ngayon, yung spiritual death, yung ikaw ay mapapahiwalay sa Diyos habang panahon. The lake of fire is the ultimate destination of everything wicked. Lahat ng mga taong hindi karumal-dumal sa harapan ng Diyos. Anyway, hindi porke mabait ka, hindi ka nakarumal-dumal sa harapan ng Diyos. Isang bagay lang po ang dapat na maunawaan natin. Ang sabi po ng Bible, yung lahat ng magagandang gawa natin sa harapan ng Diyos, ikinukumpara niya ito sa maruming basahan. Kaya lang ang tao magiging malinis sa harapan ng Diyos kung ang tao ay ligtas na. Kasi dito pa lang tayo makaka-experience na makakasama natin ang Diyos. Kaya wala po tayong, at wala rin po tayong sariling righteousness. Lahat po ng ating righteousness galing din sa Diyos. Kaya nga napaka-importante na maunawa na paano magiging banal sa harapan ng Diyos. Umpisan po muna natin sa basic. Ano yung pinaka-basic? Dapat maligtas muna tayo. Ganun po kasimple. At ang sabi rito, the second death is spiritual death, meaning it is a permanent separation from God. Ibig sabihin, impyerno na po yun. At yon ang ayaw na ayaw mararanasan ng Diyos sa bawat isa sa atin. Yung second death. Ang title nga pala ng aking message, Born Twice, Die Once. Born once, die twice. Isang pagka ikaw pinanganak ng dalawang beses, isang beses ka lang mamamatay. Ang kamatayang mararanasan mo, yung physical death lang, hindi ka makakaranas ng spiritual death. Kasi ang spiritual death, ito yung ikaw ay makakaranas na ikaw ay dadali ng Diyos sa impyerno. Anyway, pagka ikaw ay dinala ng Diyos sa impyerno, kahit maglupasay ka pa, wala ka na magagawa. Yun na ang hatol ng Diyos. Ang sabi ng Bible, nahatulan na tayo kung tayo ay hindi ligtas. Kaya yun ang isang bagay na dapat na maunawaan natin, yung tayo ay maliligtas. Number two, mahal tayo ng Diyos. Ganoon lang kasimple, mahal tayo ng Diyos. Kasi ayaw niya sabi ko nga kanina, kung ikaw mismo ayaw mong ikaw ay makakaranas na ikaw ay pupunta sa impyerno, higit lalo ang Diyos na ayaw kong dadalhin ang Diyos sa impyerno kasi mahal ka ng Diyos. Ang sabi ng Bible sa John chapter 3 verse 16, for God so loved the world that He gave His only begotten Son, that whosoever believeth on Him should not perish but have everlasting life. Yung everlasting life, sa langit na po yan. At isang bagay lang po ang gusto kong maging maliwanag sa atin. May nagtatanong kasi, paano mo mapapatunayan na mahal nga tayo ng Diyos? Simple lang po. Sa Romans chapter 5 verse 8, ang sabi po ng Bible, but God commended His love toward us in that while we were yet sinners, Christ died for us. Namatay ang Panginoong Hesukristo dahil sa atin. Ang tanong, sino tayo sa harapan ng Diyos? Ang sabi ng Biblia, makasalanan. Tayong makasalanan ay minahal ng Diyos. Kaya nga, paano natin malalamang mahal tayo ng Diyos?
Jesus Christ died on the cross unconditionally. Kasi kung magbibigay ng condition ang Diyos sa kanyang pagkakapako sa cross, ang tanong, sino kaya ang makakapasa? Isang bagay lang ang totoo. Lahat tayo babagsak. Kaya ang Diyos ay hindi nagbigay ng kondisyon doon sa ginawa niyang siya ay mapako sa krus. Kaya nga ang sabi rito sa Philippians chapter 2 verse 8, and being found in passion as a man, he humbled himself and became obedient unto death, even the death of the cross. Ganyan po tayo kamahal ng Diyos. Sa halip na tayo ang magbabayad ng ating kasalanan, siya na po ang umako sa ating kasalanan. He died on the cross unconditionally. Wala siyang hinihinging kondisyon sa bawat isa sa atin. Number two, he died on the cross vicariously. Ibig sabihin ng vicariously, yung ginawa mo sa iba ang dapat niya sanang gagawin. At exactly ganun po ang ginawa ng Panginoong Jesucristo na sa halip na tayo ay magbabayad sa krus ng Kalbaryo dahil tayo ang nagkasala, ang Panginoong Jesucristo ang gumawa nito. Kailan niya ito ginawa? Nung siya ay napako sa krus. Tapos na po ang bahagi ng Panginoong Jesucristo para ang tao ay maligtas. Natapos nung siya ay napako sa krus ng Kalbaryo. At number three, he died on the cross unbreakably. Ito po ang isang katotohanan na sa panahon natin, alam natin na pagka yung mga taong nagsasabi, ah, nagmamahalang kami. Maraming ganyan eh. Pero pagka nagkaroon ng kaunting problema, break na kaagad. Nakaka-relate ba kayo? Ganyan po ang nangyayari sa ating kapaligiran. Kaunting problema lang, break na. Asaan yung pagmamahal doon? Gusto kong ipaunawa sa inyo yung pagmamahal na ibinuho sa atin ng Panginoong Jesucristo. Sa Romans chapter 8 verse 35, ang sabi po ng Bible, who shall separate us from the love of Christ? Sino ba raw ang makakapaghiwalay sa atin sa pag-ibig ni Kristo? May mga sinabing mga dahilan dito. Shall tribulation? Pagka sinabing tribulation, kapighatian or distress, kagipitan or persecution, pag-uusig or famine, tagutom or nakedness, kahubaran or peril, panganib or sword, yung tabak. Lahat po ng iyon, pwedeng maging dahilan. Pero ang sabi po ng Bible sa verse 38, hanggang 39, for I am persuaded that neither death nor life nor angels nor principalities nor power nor things present nor things to come nor height nor depth nor any other creature shall be able to separate us from the love of God which is in Christ Jesus our Lord. Lahat po ng mga yan ay walang makakapaghiwalay ng pag-ibig ng Diyos sa pamamagitan ni Kristo. Kasi kung hindi tayo mahal ng Diyos, kung hindi tayo mahal ng Panginoong Jesucristo, sa palagay kaya ninyo, gugustuhin niya pa bang mamatay sa krus ng Kalbaryo para lang sa iyo, para lang sa atin? Ako, sisiguraduhin ko sa kung kilala niyo ako, hindi mangyayari sa akin yun na ano. Mabuti na lang nung minahal tayo ng Diyos, hindi niya inisip yung mga bagay na iyon. Ang inisip lamang ng Diyos, simple lang. Nung minahal tayo ng Diyos, ang nais lang ng Diyos, maligtas ka. Ganun lang kasimple. Kasi, mahal ka ng Diyos. At ang sabi rito, verse number 3, last na po, marami ng makakahing ng maluag-luag dyan. Jesus is the only way to heaven. May sinasabi po ang Biblia na lahat ng pupunta sa Panginoong Jesucristo ay ibinigay ng Ama. Pero isang bagay din lang po ang totoo. Sinasabi rin sa Biblia na ang lahat naman ang pupunta sa langit ay dadaan kay Kristo. Kasi si Kristo lamang ang daan
patungo sa langit. I am the way, the truth, and the life. No one cometh unto the Father but by me. John chapter 14, verse 6. Kaya nga dito sa Acts chapter 4, verse 12, ang sabi po ng Bible, neither is there salvation in any other. Ang sabi rito, for there is none other name under heaven given among men where we must be saved. Walang ibang pangalan sa silong ng langit ang ibinigay para ang tao ay maligtas. Kaya nga ang sabi rito, people need to know the way to heaven because people are lost in sin. Kaya aminin man natin o hindi, kahit kayo alam ninyo, napakarami ng taong naliligaw ngayon. Ang dahilan, hindi nila alam ang daan. Simple lang po, para malaman natin, kayo mismo, para malaman ninyo na ang tao ay naliligaw, tanungin ninyo, tiyak mo ba na sa langit ka pupunta pagka ikaw ay namatay? Ganun lang po kasimple ang katanungan. Pagka sumagot yan, wala namang nakatitiyak. 100% naliligaw yon. Bakit naliligaw? Kasi hindi niya alam ang daan. At ang sabi rito, people today die and spend eternity in hell because they do not understand the way of salvation. Hindi nila nauunawaan kung papaano ang isang tao ay maliligtas. Napakasimple lamang po kung papaano ang maliligtas. Kaya nga, kung ang katanungan natin ay kung papaano tayo maliligtas, walang tayong pagbabasihan ng ating kaligtasan maliban na lamang sa kung ano ang sinasabi ng Biblia. Kung ang Panginoong Hesus ang kaisa-isa ng patungo sa langit, papaano natin ito maipapaunawa sa mga tao? Yun po ang isang napakagandang sitwasyon na dapat nating maunawaan. At lahat po tayo pwede nating gawin yon, pwede nating magawa yon. Yung ipapaunawa sa tao para sila magkaroon katiyakan ng langit. Doon sa mga tao na hindi pa kayang mag-share, pwede rin naman kayong mag-invite, tapos sasabihin nyo kay Alvin, si Alvin na po ang bahala roon. Kayang-kaya niya yon. Salvation is by faith on what Jesus Christ did on the cross of Calvary. Tulad na sinabi ko kanina, ang bahagi ng Panginoong Hesukristo para ang tao ay maligtas, tapos na. Kailan po ito natapos? Nung siya ay napako sa krus. Pero, ang bawat isa sa atin ay merong responsibilidad doon sa ginawa ng Panginoong Hesukristo para naman tayo ay maligtas. Ano yung ating responsibilidad? Sasampalatayanan natin ng totoo sa ating puso. Magsisisi tayo ng ating kasalanan, tatanggapin natin sa ating puso bilang Panginoon at sarili nating tagapagligtas. Ang sabi po ng Bible sa Romans chapter 10 verse 9, that if thou shalt confess with thy mouth the Lord Jesus and shalt believe in thine heart that God hath raised him from the dead, thou shalt be saved. Ibig sabihin, maliligtas lamang ang tao kung sasampalatayanan ng tao na totoo sa kanyang puso kung ano ang ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo. Yun po ang susi ng ating kaligtasan. Sasampalatayanan natin ng totoo sa ating puso. Kaya nga po, ano pong ating gagawin? Romans 10:13. Ang sabi po ng Bible, for whosoever shall call upon the name of the Lord shall be saved. Yung salitang for whosoever, tumutukoy na po ito sa lahat ng tao ng ibig sabihin kahit na sino ka pa. Hindi rin po dito pinag-uusapan kung ano ang relihiyon ng bawat tao. Ang pinag-uusapan po dito kahit na sino ka pa, kung ikaw lamang ay tatawag sa pangalan ng Panginoon at sasampalatayanan mo yung ginawa ng Panginoong Hesukristo sa krus ng Kalbaryo, ang pangako po ng Diyos, ikaw ay maliligtas. Kung ang requirements ng Diyos para ang tao ay maligtas dahil pogi, ako po, tatapatin ko kayo kahit ako'y kalbo. Requirement, sumampalataya eh. Kasi sumampalataya na po ako sa Panginoong Hesukristo. Ganon din po kayong lahat. Hindi lang po ako. Lahat po tayo. Kung nais mong magkaroon ka ng katiyakan ng langit, tawag po tayo sa Panginoong Hesus. At sampalatayanan natin yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. At kung nagawa po natin yan, may mga sitwasyon pa kasi
na hindi alam kung ano ang benefits ng ginawa nating pagtanggap sa Panginoon Jesu Kristo. Meron pong benefits. Ang sabi rito sa John 1:12, sabi po ng Biblia, "But as many as received Him, to them gave He power to become the Son of God, even to them that believe on His name." Lahat po tayo ay nilalang ng Diyos. Pero hindi lahat ng nilalang ng Diyos ay pwede nating ituring na anak ng Diyos. Kasi ayon sa Biblia, ang pwede lang nating ituring na anak ng Diyos ay yun lamang tumanggap sa Panginoon Jesucristo at sinampalatayanan yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo. Doon pa lamang po tayo binigyan ng karapatang maging mga anak ng Diyos. At sa Romans chapter 8, verse 1, ang sabi po ng Bible, "There is therefore now no condemnation to them which are in Christ Jesus, who walk not after the flesh, but after the Spirit." Meron pong nawalang hatol sa atin nung tayo ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo. At ang hatol na nawala sa atin ay yung hatol natin patungo sa impyerno. Kaya nga lahat ng taong wala ng hatol sa impyerno, sa langit pupunta yon. Dalawang lugar lang po ang pwede nating, ang posible nating pupuntahan. Una, langit. Pangalawa, impyerno. At kung kayo po ay wala ng hatol sa impyerno, langit na lang po ang natitira. Ibig sabihin, sa langit pupunta ang lahat ng taong wala ng hatol sa impyerno. Sino yung mga taong yon? Yung bang tumanggap o yung tumanggi? Yung tumanggap. Kaya kung kayo ay tumanggap sa Panginoong Jesucristo at sinampalatayanan ninyo yung kanyang ginawa sa krus ng Kalbaryo, ang sabi po ng Bible, wala na kayong hatol sa impyerno. Sa langit po kayo pupunta. At number 3, ang sabi po rito sa 1 John chapter 5, verse 13, "These things have I written unto you, that believe on the name of the Son of God, that you may know that you have eternal life." Ibig sabihin, ikaw mismo sa sarili mo ang makakaalam kung totoong ligtas ka o hindi. Bakit ikaw makakaalam? Depende ito sa kung papaano ang ginawa mong pagtanggap. May mga sitwasyon kasi na kaya ka lang tatanggap. Ito nangyayari ito. Yung bang, para tumigil na nga lang ito sa pag-share, mayroong ganun. Pero kung ikaw mismo sa sarili mo, totoo ang ginawa mong pagtanggap sa Panginoong Jesucristo, ano yung dapat mong malaman? Ayon sa 1 John chapter 5, verse 13, ang dapat mong malaman, ikaw ay may buhay na walang hanggan. Saan pwede mangyari ang buhay na walang hanggan? Pagka pag-uusapan po natin ang buhay na walang hanggan, kayo mismo, gala ninyo ang inyong paningin. Lahat po ng mga bagay na makikita ng inyong mga mata ay may hangganan. Ang buhay na walang hanggan, sa langit na po pwedeng mangyari yan. Kaya nga, napaka-importante na maunawaan ito. Mga pangako po ito ng Diyos. At naniniwala ako na kung ito ay pangako ng Diyos, lahat po ng pangako ng Diyos ay mangyayari. Sa John chapter 14, verses 1 to 3, "Let not your heart be troubled. You believe in God, believe also in me. In my Father's house are many mansions. If it were not so, I would have told you, I go to prepare a place for you, and if I go and prepare a place for you, I will come again and receive you unto myself, that where I am, there ye may be also." Ang isang katotohanan po, itong verses 1 to 3 na ito, hanggang ngayon, marami pa rin nangyayaring debate rito. Kung mansion ba talaga, o bahay, o lugar, ano ba talaga ang totoo? Pero isang bagay lang po, para sa akin, ang panghahawakan kong pangako rito, at ito ang napakaliwanag sa sinasabi ng Biblia, yung pangako ng Panginoong Jesucristo, that where I am, there ye may be also. Ma-mansion man yan, ma-bahay man yan, ang pinaka-importante, kasama mo ang Panginoong Jesucristo sa langit. Ang sabi po ng Bible, dahil ito ay pangako ng Diyos, sa 2 Peter chapter 3, verse 9, "The Lord is not slack concerning His promise, as some men count slackness, but is long-suffering toward us, not willing that any should perish, but that all should come to repentance." Isang bagay lang po ang totoo. Repentance is necessary for salvation.
hindi po pwedeng paghiwalayin ang repentance sa salvation. Kasi, ano ang tatalikuran mo? Ganun lang po kasimple. Hindi pwedeng paghiwalayin. Repentance is necessary for salvation. Ang sabi po ng Bible, pangako po ng Diyos yan. Sa Bible po, kung babasahin natin from Genesis to Revelation, all, kung hindi ako nagkakamali, more or less 50% ng pangako ng Diyos, nagawa niya na. Marami pa pong pangako ang Diyos na hindi pa nangyayari. Pero dahil ito ay pangako ng Diyos, ang Diyos po pagka nangako, 100% mangyayari. Kaya, panghawakan po natin ang pangako ng Diyos. At sino naman po yung Diyos na nangako? Sa Titus chapter 1, verse 2, at dito na po tayo magtatapos, kasi si Alvin eh, kindat na ng kindat sa akin. Ang sabi po ng Bible, in hope of eternal life, which God that cannot lie, promise before the world began. Ano pong ibig sabihin ito? Promise before the world began, pinatutunayan lamang po ng Diyos na mahal niya tayo. Bago pa man lalangin ng Diyos ang sanlibutan, natural lamang na wala pang tao. Pero ano ang kanyang ipinangako? Pinangako niya po, eternal life. Alam kasi ng Diyos, sa kanyang foreknowledge, mangyayari ang mga bagay na ito. Alam po ng Diyos yan, walang hindi alam ang Diyos sa bawat isa sa atin. Dahil mahal niya tayo, nangako siya ng buhay na walang hanggan before the world began. Mahal na mahal tayo ng Diyos. Maraming salamat po.